Magandang araw, bayan. Saglit naming puputulin ang inyong pagbabasahan ng dyaryo. Today, I continue sa yung nag-request sa akin na, no, nagtanong yung kung ano pa daw yung mga laruan ko. So, thank you sa aking background. Palipalitan ko yung background ko everyday ng Cortina. Wala kasi akong magandang naisip na background. So, for that, continue na natin yung ating mga kalokohan. Kaya, pakita ko sa inyo, kailangan natin yung magic. Pero nagsasabi, pakita ko gano'ng magic dapat yun. Hanggang ginggeng, abracadabra, dupar ka diba? Pinakaunang airsoft toy ka, lumabas ka! Sorry lagi aku natawa. Masayain kasi akong tao. Sorry lang. Okay. So, today I'm showing you tonight pala. Sorry. Tonight I'm showing you my very first airsoft toy, which is actually for main purpose is for CQB kasi nung time na yun is yung mga airsoft field na nasa malapit nandito is yung mga robles ng mga bahay ng mga binigibaso din naglalaro. So for CQB purpose, kaya ang binili kong airsoft na pinakauna is AKSU. AK-74SU. So it means it's a automatic Kalashnikov rifle carbine. Rifle. So ito is actually this toy is already decade years old na, and for nalaro ko siya, nagamit siya pang laro mga dayo-dayo is about 12 times ko na siyang nalaro, 12, and for that kadami na niyang mga veteranong problemang na sagupa, pati yung naputol na pulling bat. Okay. So, putol na pulling bat yan. Si sumabit, nalaglag, bagan. Tsaka yung ano, yung ito, kung meron mga magtanong is, this is a pot metal lang na. No? So, mga, nung unang mga airsoft is, may mga pot metal to make it lighter. Pero mabigat siya. Bigat talaga to. So, light siya. So, kasi pot metal, so nag, na didip, ano, tawag ito na kakrampol or na sisira katagalan or mahinang klaseng baka kasi pot metal lang siya na parang mas mahina pa siya sa aluminum. So, dahil doon na bumigay yung ano, bumigay. Then dito sa kakabaklas-baklas is bumigay din. Nabasag na yung dito. So, pagka binuksan ko siyang ganyan is kailangan siya improvise na lang, improvise para lang bumalik sa dati. So sa dinami-dami ng mga pinagdaanan niyang mga laro is nasasabi ko pabilisang banat dito. Okay, so this is a AK-47SU airsoft pistol or rifle, automatic. Hindi siya pistol, kasi automatic siya. So, meron siyang safe, automatic, semi. Hindi, ang ganun po, automatic to. Automatic, then semi. So, sa dami-dami ng tinakbo nitong laro is pang close quarter. Pang close quarter. Okay, so, ito yung kanyang, ano, ito yung kanyang, tawag dito, magazine, which is ang tawag dito is ano, Promag ba yun? Promag magazine. Orange siya kasi sa mga Russian, orange yung mga magazine nila para madaling makita. Kung brown, madaling makita saan pagka nanguha sila ng mga spare na magazine. So, brown, orange siya or brown. Then, kahoy na ito, handguard.
Then, ito, dami na pinagdaanan ito, mga sabit-sabit. So, akala mo, akala ko is magkasya siya, so, pag ganun, pa, putol yung dulo. Okay, so, this one comes with three firing mode, the safe, the automatic, and the semi. Then, yung kanyang battery is yung mahaba. Pero pwede din naman yung mga bagong battery, which is lithium. Pero yung maliit lang talaga, compact, maliit lang, magkasya sa taas. Pumili ako nun, pero hindi siya magkasya dito. So, ang ginagawa ng iba is medyo, ewan ko ano ginawa nila, basta magkasya. Okay, then this toy gun is quite reliable for close quarter CQB, but you cannot put mga attachment, so wala siyang mapaglagyan attachment unless otherwise if you will buy clamp here, yung hindi na-attach dito, so yung attach niya, attachment siya dito, magkakaroon na siya ng railings dito sa taas, so you can put a scope or red dot, reflex sight, so pwede. Pero since it's a for close quarter toy, purpose toy, so no need na maglagay-lagay ng mga kung ano-anong anik-anik na mga kaik-ikan dyan na nilalagay. Lalo na this is just for play lang naman, laro-laro, so hindi totoo. So, nakikita nyo, ang dami na yan, tabas, mga pagkaka-umpog-umpog. So, sa dami ng mga experience na na-encounter nitong toy ko na to is naka-experience na to na madaganan, mahampas sa dingding, mahampas kung saan-saan. Sorry, ano pa ba? Mahulog, nalaglag habang tumatakbo, na untog sa bintana. Okay, so ganoon din siya ka veterano na maglalaro. Ito lang ang pirindi ako. Okay, di ba, adbot lang tayo pag naglalaro ng, you know, ng airsoft. So, to make it short, this toy lang is for, ano, for close quarter. Effective range niya is 40 meters. Ganun lang, 30-40 meters. Then, ang power niya is 400 FPS. 380 FPS, 400 FPS. Pero nung na-test is 385 FPS lang. So, sa magazine niya, ganito, hindi mo na kailangan ng mga extra magazine kasi sa haba at sa laki ng magazine niya. So, mga 500-600 rounds ang kaya niyang ilagay sa loob. Yan lang, nilagyan ko siya ng tape. Kasi nga yun, nung nangyari, kinuwento ko is nalaglag. Nag-crack siya sa likod. So, bumuka. So, ang ginawa is tinalihan na lang ng goma. So improvise na lang din. Hindi mo na kailangan itong galing-galingan pa. So, nilagyan mo na lang ng masking tape. A brown pa rin, orange. Brown. Okay, so much for that. I hope na nasayang ko yung oras nyo. Okay, so sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, abangan nyo next na ipopost ko. Ang dami kong mga collection sa taas. At yung, speaking of collection, wala akong toys, airsoft toys na pare-pareho. Iba-iba talaga siya lahat. Iba-iba. So, hindi ako bumibili ng pareho na. Pareho niya. So, next na na video, abangan nyo. So, don't forget to subscribe. Mag-subscribe sa aking channel. At siyempre, mag-like, mag-comment. And kahit ano ba yung comment, kahit bashing comment. Please subscribe to my channel at ito naman is para
Masaya yung oras niya at masaya ko. Ah, ito pala, sorry. Nakalimutan ko. Mahilig. Mahilig ko yung tumalun. Okay, so ang picture nitong laruan na to is para sa ating totoo. Meron siyang cracking automatic semi. Crack, yung ganyan. So, pag binuksan, inopen mo tong kanyang charging handle, yan, makikita mo yung battery niya, nasa loob ito, battery, yan. Then, makikita mo yung hop-up chamber niya na mag-adjust mo kung ano yung i-hop-up mo. Then, yun. Okay? Then, nasabi ko na yung kabilaan. So, yung itong, ano niya, itong bat niya, folding bat niya is nakaganon siya. Ganyan. Then, pag ipo-fold, tatanggal na kasi. Basag na eh. Ipo-fold mo siya. Kung ipo-fold mo siya is pipindutin mo yung button dito. Yan, yung button. Yan, na button. So, mapo-fold siya. Pagka na-fold, dito, gaganon siya dito. Parang ganyan. Oh. Ay, balikan. Sorry. Paano ba ito? Pag yun, oh, ganito para. Ganito. Kaya yung itsura niya, ganun. Pero, most probably, nung nabali, nung nabali ito, siguro mga pang-apat yata na lang yun. Kaso, kaka-isling-isling ba yung nakamahaba siyang ganun. So, naputol. So, nung naputol na siya is mas accessible, mas maganda yung mobility ko nung wala na. Wala lang bat. Okay? So, to test fire natin. So, ito yung sa baba, yung automatic. Save sa pinakataas, save. Then, semi sa gitna. Firing semi. Ay, automatic pala. Automatic pala yung gitna. Ano ba sabi ko? Mali. Gitna is automatic. Automatic ulit. Yan. Then, semi sa baba. Baba, semi. So, pagka pindot, isa lang. Yan. So, pagka... ang dami ng dinaya ng laruan na to kasi akala na walang tao. Dapat pala ititira ko dun kahit yung sumayin, no? Testing natin automatic. Tapos ibaril lang natin dun sa mga. Tira natin sa gitna. Pati-putok natin dun sa ano. Okay, ready? Video. Thank you for watching. Bye-bye.